Lugtag sa tali ito eh. Pag dumakit kayo dito, sino tatalog dito? Pag sinabi yung tatalog ka, tatalog ka ba? Ako. Sino tatalog? Pwede tatalog, sister. Tumalog ka! Sabi ko naman, tumalog eh. Nakatalog ka na. Devil, hindi na yan. Sino dito tatalog dito sa 6th floor? Tatalog papunta sa baba? Okay. Sabi mo natin, yun ang healthy fear. Healthy fear. Bakit hindi mo nagawin? Kasi pag ginawa mo, alam mo mapapahama ka. Alam mo masasaktan ka. Tama ba eh? Tama. Okay. Pero, already, meron tayong mga bagay na kinakatakutan na nagiging dahilan para hindi ka makakilos. Kasi yung isang taong takot, paralyzed. Alam niyo ba yan? Subutin mo nga yung katabi mo. Bindutin mo lang. Buhay pa ba? Umihinga, gumagalaw pa ba? Diba? Gumagalaw pa? Diba? Okay, ready kaya? May mana ka gusto mo, takot mag-isa. Takot, ayan. Takot mawala ng purpose. Takot ma-heartbroken. Takot kung ano-ano pa. Diba? Marami yan eh. Pero mga kapatid, tingnan nyo to. Okay, tingnan nyo to. Yung fear, hindi yan nilagay ng Diyos para pigilan ka mangyari kung ang plano niya sa buhay mo. Example, sabi natin dito, hindi ko alam yung buhay, hindi ko alam kung para kanino to, pero may mga bagay dito. Example, meron dito mga kabataan o meron dito mga tao tayo kasama ngayon sa hapon na to, kung saan takot sila sa magulang nila. Yung takot na yun, hindi takot na dahil sa respeto. Takot yun kasi binubugbog sila. May mga nakasama tayong ganun o inaabuso. Meron tayong kasama dito, natakot siguro siya sa, ano, papasok na naman siya bukas, takot siya kasi may mga bully na kasalubong sa kanya. Oh, huwag na mag-sas dito kung ikaw yung bully na yun. Okay, meron ganun. May mga deny for study ako dito, before, takot sa kanila yung buong school. Mga babae to. Wala, mga batas to, mga batas. Kaya nila maglagay ng upuan. Aaralan nila yung papunta doon sa canteen kasi uupo sila doon sa upuan na yun. Bawal tumaan. Alam mo, takot na, no? Nandito sila doon sa likod. Okay. Tignan nyo, pero ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin kung ang bagay na kinakatakutan mo magiging dahilan para hindi ka maka-move forward, wala mangyayari sa buhay mo. Sabihin sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Hindi ko alam bakit ito ang gustong introduction sa fearless, pero yung Psalm 31, sinabi kasi ni Haring David sa Psalm 31, sabi niya, dito yung mga panahon na natatakot siya. Ito yung panahon kung saan hinahunting siya ni Haring Saul. Ano Haring Saul? Gusto siyang patayin eh. Kung ikaw may papatay sa'yo, matutuwa ka pa ba? Yes, patayin mo na ako. Yes, come on. Di ba? Sino ka lang? Di ba? Eh, ganun ba sa'yo? Wala naman, di ba? Okay. Eh, dito gusto siyang patayin eh. Tapos, sabi niya sa verse 1, in you, O Lord, I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in your righteousness. Ano yung sinasabi sa Tagalog? Panginoon, sa'yo lang ako nagtitiwala. Huwag mo akong hayaang mapahiya. Iligtas mo ako sa iyong kabutihan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin sinasabi ng unang-una, point number 1, pag ikaw tapo, dapat matuto ka magtiwala sa Panginoon. Diba? So, lahat dito, sino dito in love kay Jesus? Asa man siguro, lahat man siguro, pag in-love ka. Ngayon, ito tanong. Sino dito nagtitiwala kay God? Talaga? Okay, sige, tingnan natin ito. Sino kapataan? Kapataan, taas kamay. Kapataan. Mga 25 years old daw. Yan. Kapataan. Hindi, lahat. Okay, sino dito 40? Okay. Sino dito? Huwag na, huwag na dito. Kung meron man dito, na nandito ka, tapos meron kang sinisipat-sipat. Alam mo yung sinisipat-sipat? Ibig sabihin, may nakita ka sa kabilang room na maganda. Alam mo yung ganun? Dami pa namang lalaki dito ngayon. Okay. Ngayon. Sino dito sa atin kaya gawin to? Takot ka one day hindi ka mag-aasawa. May natatakot pa dito na hindi ka mag-aasawa man din. Okay, sagot ko ikaw na lang yan, ha? Ngayon, basta rin ako natatakot na walang mawalan ng asawa.
asawa. Hindi ako natatakot mawala ng partner. Hindi ako natatakot na kasi naniniwala ako magkakaroon at pagkakaroon ako ng partner. Magkakaroon at pagkakaroon ng asawa, magkakaroon at ikakasal ako. Sino naniniwala doon? Naniniwala pa kayo? Yes, okay. May question ako. Saan naniniwala ka doon? Bakit nagpapadali ka? Pambihirap, 14 years old ka pa lang, may boyfriend, girlfriend ka na. Hindi mo yun, hindi mo yun karelasyon. Playmate mo lang yun, palaro mo lang yun. Mga naglalaro lang kayo. Kasi hindi mo naiintindihan ko yung love life. Okay. Pag sinabi ni the Lord, I put my trust in you, ibig sabihin, Panginoon, bata pa ako, magtitiwala ako sa iyo, mag-aaral ako mabuti, graduate ako, at Panginoon, itong babae nito na gusto ko hindi makasama, di kakasala ko dito, alam ko, i-preserve ko siya para sa akin. Kung gusto ni Lord, kung! Malaking kung. E pa paano kung hindi siya? Madali kasi magtiwala. Oh, listen, madali magtiwala kay God kung lahat na nangyayari maganda. Paano kung hindi na? Yan, okay. So sabi nito na David, itong panahon na to, itong Psalm chapter 1, ito yung panahon kung saan si David gusto siyang patayin. At sinabi niya lang dito, Lord, kahit gusto kong patayin, magtitiwala ako sa'yo. Sa Psalm 31, magtitiwala ako sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, magtitiwala ako sa Diyos. Diba? That's my prayer siya. Sabi niya dito sa verse 2, bow down your ear to me. Ano ibig sabihin nun? Be my rock of refuge, a fortress of defense to save me. Pakinig ka, Panginoon, sa aking dalangin. Pakinggan mo ko. Sino sa inyo nagpipray, nagpray ka na, pero feeling mo hindi ka naririnig kay Diyos? Diba? Sabi niya lang, isang tao, pwede kang, maraming tao na hindi naniniwala sa Diyos. May mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo ba yun? Yes. At tawag nila sa sarili nila, it is agnostic. So wala akong problema doon. Kakausapin sila. Pero ito ang katotohanan. Sa oras at oras na manganib ang buhay nila. At sa oras at oras na sabingit sila ng pamatayan. I'll tell you, titingala din sila at tatawag sa Panginoon. Lahat yan ha. Ayaw lang nilang aminin. Pero napag-alaman na karamihan na lahat ng ATEs sa oras na sa kahit ikaw, kahit kunyan, meron tayong kasama dito na ano. I'll tell you, kasi padali mong sabihin ngayon na wala kang sa bingit ng mga bayan. Pero pag nandun ka na sa bingit ng panganib, mapapasigaw ka. Diba? Nyari, nadapa ka. Mapapasigaw ka bigla. Ano yung sigaw mo? Oh my God. Oh. Ano mo ba hindi ka naniniwala sa Diyos? Bakit may God? Diba? Ano mo yung ganun? Pansinin niyo, may kaibigan ba kayo ganun? Yes. Diba? So, ito pa, ito pa. Ito ba? Ano yung sabihin nun? Sinasasabi ko ng ni David na, Lord, pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Sino sa inyo nagpo-pray pero pili mo, ayaw mo na mag-pray kasi pili mo hindi sinasagot ni Lord yung prayer mo? Di ba? So, ang topic ko, fearless point number 2. Hindi ka lang pitiwala. Pero yung point number 2 is this, keep praying. So, number 1 is trust. Number 2, keep praying. Then sabi ni David, be my rock of refuge, a fortress of defense to save me. Then, let me tell you something. Sino sa inyo nasubukan ng tawag ito? Kanina nag-worship tayo. Sino dito natuwa sa worship? Di ba yung worship yung ano? As in talaga iba, iba. And palapakan natin ang Panginoon, palapakan natin ang bawat ng Panginoon. Nandito pa, sino dito nandirito ba? Kasi hindi mo alam ba't ka nandirito kasi natutuwa ka lang. Di ba? Parang sinama ka, hindi lang ka, ganyan. Pero may napag-alaman ako. Meron dito dati, ito kasi tawag ko dito, Barangay ni Darwin. Okay, ha? Okay. Meron po kasi dahil dito kasama dati na December ba yun? Sino yung pinakunang nagdala? Si Anthony? Asan siya? Ayan, si Anthony. Okay. Ikaw po, anong birthday dumating dito? December. Dito si Anthony, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang yan. Pupunta siya dito. So, dala-dala dito yung Darwin niya.
As parang wala lang. Parang syempre, naiiya, kasi puro kang matatanda, yung ganyan. Tapos, wala pa makasyado kapatahan ng time. Pero siguro sa heart namin, at sa heart ni Darwin, darating yung time na, I pray, na dumating yung time na magkaroon siya ng mga kasama at naisama dito. It took more than one month. Then, tingnan nyo, ilan na kayo nadadala dito ni Kuya Darwin? Ilan na kayo pinapakain? It took one, ano yung sabi na? Ito po yung dito, kapatid. Pag sinabing, huwag kang matakot, you keep praying. First, you keep trusting God, kahit hindi maganda nangyayari. Pangalawa, you keep praying. You keep talking to the Lord. Kahit na parang wala nangyayari. Ako, meron akong bagay na tawag dito, parang imposible mangyayari. At isa yung bagay na imposible mangyayari, makita ko yung tatay ko. 10 years. 10 years kung pinag-pray yun. Ilan? 10 years. 21 years kung hindi nakita ang tatay ko. And I'll tell you, well, kung itutropang mo yung Facebook, eh, kaming teacher ng tatay ko. Nangyari siya. Bakit siya nangyari? Kasi keep praying. Kasi if you keep praying, yung takot mo mag-turn into faith. Alam mo yun? And, pastor, paano ba mag-pray? Eh, di sabihin mo kay Lord lahat ang kinakatakutan mo. Ano ba kinakatakutan mo? Sabihin mo kay Lord lahat ang nasa puso mo. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya. Sino dito, nasubukan mo nang ikwento kay God lahat ang nasa puso mo? O ikaw lang yung nagpipray ka lang kasi may kailangan ka. Papasok ka na simbahan kasi may kailangan ka, lalabas ka. O ikaw nagpipray ka, Lord, yung teacher ko, sana huwag pumasok, sana umabsent, sana bumagyo, sana makasil ang klase. Tama ba? Tama. Diba? Sana makita ko yung crush ko. Tama ba? Diba? Ang bottom line, church, is this. If you keep praying, miracle sa atin. Makasabi nga sa katabi yung miracle sa atin. Miracle sa atin. So, first, ano yung una? Ano yung una? Trust. Pangalawa, ano yung pangalawa? Keep praying. Praying. Then last one. Last one. Sabi ni David, Lord, now you have given me into... At pakasabi yung verse 7. Okay, ano yung verse 7? Sabi sa verse 7, pakibasa nga, ano sabi dito? Wait lang. Sabi ito, you saw my affliction and? Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos, pinagdadaanan mo. Ibig sabihin, kung halimbawa, halimbawa, dinakawang ka ng lollipop, alam ni Lord yun. Diba? Diba, halimbawa, may inanakaw, ano tawag doon, may, nasilulat na nasa na ng tinaguan ng bag. Diba, tinaguan ng bag, tinaguan ng sapatos, tinaguan ng medyas. Diba, hindi ito pa yung barangay nyo, hindi nyo makita. Tapos pagbalik mo sa bahay nyo, nandun na ulit. Sino ang nakaranasan? So, sino nakaranas sa parang pinakawawa? Sino nakaranas dito ng hindi maganda? Dahil kung sa pang hindi magandang naranasan mo, nagka-trauma ka, at every time makikita mo yung tao, o every time makakapunta ka dun sa lugar, o maaalala mo yung pangyayari, natatakot ka. Diba? Ganun yun. Pero sabi mo sa kasabi mo, alam ng Lord. Alam ng Lord. Meron tayong kapamilya dito, meron tayong kasama sa church na may mga pinagdadaanan. Marami sila. May mga kasama tayo dito na tawag dito, may mga na ang kapatid niya nasa ospital. Tapos may kasama tayo dito na tawag doon, may heartbroken, kasama tayo dito na nagpumunsing. Alam mo, may mga bagay na gano'n. Pero pwede bang this time, tapikin mo lang katabi mo at sabihin mo, alam din. Hindi ko alam, ba't ka nandun dito? Example, last Wednesday, may Bible study po kami. May Bible study po kami last Wednesday. Tapos yung Bible study po namin sa PUP, nakilala ko si Jay. Yan, si Jay yung nasa likod po. Yan. Madalas po kami kumakain sa McDo Aurora. Yung McDo din. Sino mag-aakala na tawag doon, doon siya nagtatrabaho? Ngayon, ano yung lesson doon? Nakapagpantuhan kami ni Jerry, ganito, ganyan-ganyan. Pero noong Wednesday, kasi ako personally, may pinagdadaanan ako. Hindi mo na yung kukwento ko ano, may pinagdadaanan ako. Pero gusto ko minsan, pag may pinagdadaanan ka, lalo pag ikaw yung pinitira, gusto mo dumante. Tama ba? Tama.
Well, gusto mong binato ka ng, sabi nga, di ba, pag binato ka ng baton, tinatoy mo na tinapay. But di ba tinapay yung matigas lang? Di ba? Okay. Hindi. Pag binato ka ng baton, ang gagawin mo? Baton yung tinapay. Hindi ah, saluhin mo. Di ba? Kaya ang ginawa ko, noong Wednesday, honestly, gusto kong sumagot, gusto kong bumante, gusto kong ayusin o i-clarify. Pero minsan kasi, or to sa mga kabataan, sa mga working, minsan kasi, ang pinaka-best answer ay manahimik. Alam niyo ba yan? Manahimik. Huwag ka sumagot. Sino dito gusto sagot ng sagot, di ba? Pag may ginawa ko sa'yo, gusto mong bumante ka agad. Gusto mong, eh, pikin yan, hindi tama yan, ganyan. Honestly speaking, noong Wednesday, gusto kong sumagot. Gusto kong bumante. Pero I decided na manahimik. Pero doon nga, in-encourage ko na in-encourage si Jay. And andito si Jay. Si Jay mismo, may pinagdadaanan siya. Ako, may pinagdadaanan ako. Anong kinalaman itong verse na to sa pinagdadaanan ko? Simple lang. Lord, alam mo kung anong pinagdadaanan ko, alam mo kung gaano kasakit yung nararamdaman ko ngayon, pero dahil alam kong alam mo, magtitiwala ko sa'yo. Ibig sabihin, nagawa ko ma-encourage si Jay at sila doon kasi alam ko na si Lord ang bahala sa akin. Pag alam mo si Lord ang bahala sa iyo, hindi mo kailangan magtatakot. Ano ba? Eh, sino dito? Ah, tatay na kami. Ba't kaya natatakot? Ba't kaya natatakot? Di ba? Alam niyo ba dapat itong church na ito, wala ito? Kung takot lang kami. Wala ito dapat. Honestly, wala ito. Kasi, may kaibigan ako, sinabi niya, okay, sige, susunod ako, okay, fine. Yan sinabi ni Lord, okay, sige, 5 years ago. Pero, hindi pa nito magpante eh. Tapos nagpadala pa si God ng dalawang tao kung saan iisa sinabi. To make the story short, tinawagan ko lang kami ng Bible study ko at nagsimula kami at nag-gather lang kami. Nag-gather lang kami. But, tapos unang gathering namin ng weekend, Saturday, that was in Macdo, ano yan? Marikina. Tapos, the next following Saturday, nandun na kami sa UP Diliman. Sino nakaranas sa inyo ng nagpipigil ng ihip? Ay ba, habang ano, ayan, nasa lang. Sino nakaranas sa inyo nagpipraise and worship? Ang ihip! Kumakanta ka, nagpapaypay. Alam mo yun? Tapos, basta lang kinakanta nyo, meron kami hawak-hawak na papel ng chorus na yun. Kung saan yung papel, nandun yung lyrics. Kasi papaypay. Tapos kumakanta kami, nagtuturo kami, mamaya-maya, pag nag-preach na, umuulan. Oh. May tanong ako, pag ikaw yung nasa kalagayan ko, tutuloy ka ba? Kung ikaw yung nasa kalagayan ko, tutuloy ka ba? Di ba? Para ganito, ngayon kasi may bubong tayo, may aircon tayo, may CR dyan sa labas, may tubig, may buwan kayo. 5 years ago, lahat ng nakikita niyo dito, wala yan. 5 years ago, nagtatanong ako sa Diyos kung tama ba itong ginagawa ko. At natatakot ako kung tama ba itong ginagawa ko. Pero, tapos lahat ng kasama ko, puro nag-mood swing. Alam niyo mood swing? Yung minsan, mabait, tapos kamiya, hindi na. Minsan namamansin, tapos kamiya, hindi na. Pagdating doon sa verse 7, sabi doon, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos lahat ng lukot mo. And guess what? Nung panahon na yun, ako mismo, parang sinasabi ko, Lord, alam mo kung ano pinagdadaanan ko, ayoko na, napapagod na ako. Pero alam niyo kung ano sinasabi lang ng Lord sa akin? Ito, dati ka dito sa puso ko, sinasabi ng Lord sa akin, ituloy mo lang. Huwag kang matakot, ituloy mo lang. Remember yung sinabi ko kanina, pag takot ka, napaparalyze ka. Pero sinasabi sa akin nila, ituloy mo lang. Sabi mo sa katabi ko, ituloy mo lang. Tuloy mo lang. Ano yun? Kung tama yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng mga tao ayaw maniwala sa iyo. Huwag mong pansinin ang sitwasyon mo. Pansinin mo kung ano sinasabi ni Lord sa iyo. Tuloy mo lang. Alam niyo bakit ko tinuloy? Kasi isang araw daw, tingin sa akin, isang araw daw, may darating sa buhay ko. Sa buhay ko ah, may darating sa buhay ko ng pangalan Darwin.
Oo, oh, may darating. Sa araw daw may darating sa buhay ko, pangalan Darwin. Oo. Oh. Well, kaya sabi niya, ituloy mo kasi sa araw may darating sa buhay mo. Yung alam, nung nanaginip kami, ito hindi ko na nakwento, for the first time na sabihin ko sa inyo. May panaginip kung saan nakakita na maraming tao, pero yung mga tao wala pang mukha. Pero marami, pero faceless. E isang mukha dun, mukha ni Darwin eh. Oh, isang araw ay darating eh. Eh yung Darwin na yun, gagamitin pala ni Lord para sa mga kabataan. Kung ikaw, tinalakalin ko yung Darwin ko dito, pasalamatan mo si Lord. Ngayon ba? Eh, ito tanong. Eh, paano kung ngayon ako? Paano kung sinabi ko tama na ito, kalokohan lang ito? Paano pag sinabi namin lahat, ayoko na, sige, huwag na lang tayo. Sige, mag-inuman na lang tayo. Diba? Ano kung ganun? Paano kung kumalik na lang kami sa dati namin buhay? Paano kung hindi na lang kami, ano? Sabi mo sa katabi mo, paano ka na? Diba? Pero, paano kunyari, isang araw daw, sinabi na, may darating kasi sa buhay ko eh. Ang pangalan, Minya, lilipat ko siya. Eh si Minya, nakasama lang namin yan sa youth camp. O sino magkasabi na yun, nakasama namin sa youth camp, magiging instrumento number para madala niya dito yung mga classmate niya. Yes! O yung mga kaibigan niya, dala niya rito. Sino magkasabi? One year, isang taon. Sabi ko mga Lord, bakit ka nagdala ng taga-ibang lupain sa camp namin? Diba? Anong point ko? Kapatid, tingay sa akin. Hindi mo alam kung anong plano sa iyo ng Panginoon. Pero magtitigil ka ngayon, makakapunta ka doon. Maraming bagay ang ihinto sa iyo, ang pipigil sa iyo. Pero gusto ko lang sabihin to. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papapigil. Huwag kang papapigil. Okay, kaya nga fearless yung topic natin. Ano topic natin? Sabi ko, I will be glad to rejoice in your love. Ano doon dapat gawin? Dapat, ano yan, maging matuwa lang kasi rejoice in love ng Lord. Ano ang ibig sabihin ng magtiwala ka lang sa Panginoon, mag-inlove ka lang kay Jesus. Kasi kung inlove ka kay Jesus, may purpose ka eh. And let me end with this. I will just have a short preaching kasi introduction lang naman to. So next week tayo, may gagawin tayong masaya next week. Pero ngayon, introduction lang kasi to. Gusto ko sabihin to. Sino sa atin dito, kaya magtiwala sa Panginoon ng sobrang lubos-lubos. Basta yung mahirap magtiwala pagka hindi ko alam kung pinagdadaanan niya. Meron nagkwento sa akin. Pero hindi naman ito first time kong narinig. Narinig ko na rin ito sa iba. Kung nandito ka at ikaw yun, huwag ka na magtaas ng kamay, huwag ka na mag-react. Yung tipong i-invite mo sa Bible study ko, ang daming sinasabi. Daming ganun. I-invite mo sa church, eh ano, punta-punta kayo dyan, banal-banal kayo, ganyan. Okay, ganun. Ayoko mo sumama ng Bible study kasi masusunog ako. Okay, ganun.